Napagtutuunan nga ng pansin ngayon ang mga exotic animals na sinasabing pinagbula ng NCOVI. Dito sa Pilipinas, may mga exotic animals na nanganganib ng maubos dahil hinuhuli para kainin o gawing gamot. Narito ang unang balita. Dahil sa angking ganda at mayamang kalikasan, isa ang ating bansa sa paboritong tourist destination. Bukod sa nagaganda ang beaches, matatagpuan din sa Pilipinas ang ilan sa exotic at endangered animals. Matitigas ang kuko, makaliskis ang balat at nagiging hugis bola kapag pinoprotektahan ng kanyang sarili. Yan ang pangolin o balintong. Ito ay isang endemic mammal na makikita lamang sa isla ng Culion sa Palawan na nanganganib na rin maubos ang lahi. Ginagamit daw mga balintong para sa Chinese medicine, kaya naman mahigpit nang ipinagbabawal ang panghuhuli nito. Yung demand sa kanila lumalabas sa iba-ibang klaseng scale nila. For medicinal purposes daw, dinudurog, tapos ginagawa mga tableta. Wala naman, kasi parang kuko. Wala naman talagang proven na may medicinal property siya. Isa rin sa mga less seen animal na matatagpuan sa Palawan ay ang stink badger o tinatawag din na pantot. Ang pantot ay isang uri ng nocturnal animal. Kapag nakakaramdam ng panganib ang mga pantot, naglalabas ang mga ito ng mabahong amoy. Madalas makitang play dead lamang ang mga ito at hindi malinaw ang paningin, kaya laging nasasagasaan sa mga kalsada o malapit sa gubat. Kung halimbawa madaan mo siya tapos magalaw mo siya, bigla yung mag-autot. Minsan parang tapos din sila sa tao. Ikatlo sa exotic animal na matatagpuan sa ating bansa ay ang Philippine monitor lizard o mga bayawak. Lumalaki ito ng 3 hanggang 5 talampakan. Madalas magtago sa mga damo o sa mga matataas na kawayan. Sa sityo Gagdanen sa bayan ng Pagulangan sa Maguindanao, hinuhuli ang mga bayawak para ibenta at kainin. Ayon sa DENR, kabilang na ang bayawak sa mga endangered animal. Kumukonti na ang bilang nito dahil sa madalas na panghuhuli nito. Sa traditional medicine kasi, pinaniniwalaan na ang karne nito ay makakagaling ng sakit. Ang bawat hayop, wild man o hindi, ay may mahalagang parte sa kalikasan. Kaya dapat lang paramihin at alagaan.